Dalawang laptop at mahigit 100,000 pisong cash ang natangay sa basag kotse modus sa Quezon City. Natunto naman ang dalawang suspect sa pamamagitan ng GPS na naka-install sa laptop. Tumangi magbigay ng pahayag ang dalawa. Yan ang unang balita ni James Agustin. Nakaparada sa tapat ng isang kainan ng dalawang sasakyan sa Barangay Duyan-Duyan, Quezon City. Mazda na nakahinto motorsiklo na tila may hinihintay. Maya-maya pa umandar ang motorsiklo, pero muli itong bumalik sa likuran ng ikalawang sasakyan. Pagtawid ng isang lalaki papalapit sa mga sasakyan, umatras ng kaunti ang motorsiklo, may umangkas at saka umalis ang riding in tandem. Doon na nadiskubre ng mga may-ari ng sasakyan na nabiktima sila ng basag kotse. Sa follow-up operation ng QCPD sa Tondo, Maynila, naaresto ang mga suspect na sina Christian J. Hilario at John Allen Dancel. Si Hilario umano ang bumasag sa salamin ng mga sasakyan habang lookout si Dancel. Natunton sila ng pulisya sa tulong ng ninakaw nilang laptop. Yung isa sa mga nakuha nila na laptop ay high-end. So meron siyang GPS. So through intelligence gathering, nakuha natin yung mga suspect dito. Napakahalaga nung may GPS yung laptop. Madali nating malocate. Nabawi ang ninakaw na dalawang laptop, pero hindi na na-recover ang wallet at $2,900 o mahigit 145,000 pesos na kinuha rin mula sa SUV. Nakuha rin sa mga suspect ang ginamit umano nilang motorsiklo. Ayon sa pulisya, may dalawa pang kasama ng mga suspect sa ganitong modus. Itong grupo na to hindi tumitira doon sa lugar nila. Sa mga nearby cities para doon sila gumawa ng pagbabasag kotse. Ginagamitan ng flat screw para mabasag yung salamin ng kotse. Dati nang nakulong si Dancer dahil sa basag kotse, nang tanongin kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya. Hindi po ko alam yan, sir. Wala po ako sa pangyayari na yan. No comment na po ako dyan, sir. So wala po kayo ninanakaw? Wala po. Dinamay lang po ako nito. Bakit ka naman niya itadamay? Hindi ko po alam sa kanya, sir. Wala namang pahayag ang suspect na si Hilario. Maar pa mga suspect sa reklamong theft at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.